Alright, nandito po tayo ngayon sa Sunrise Billiards at kasama ko ang aking assistant na si Bimbo. Kumusta ka na, Bimbo? Okay lang, sir. Okay lang. Very good. Matututo kang magkomentaryo sa billiards. Pag natuto ka na, siguradong araw-araw, mapapalaban ka na rin ang billiards. Ang naglalaban po si Ben at saka si Charles David. Charles David, Lada, anong ulit sa family name niya? Kalimutan ko na. Pare. Hey, sorry. Charles David, ano siya? Ladiana. Ngayon ko palang nagiging Charles kay... David Ladiana. Yeah, Charles David Ladiana. At hindi natin na ito, anong race to, pare? Parvin, anong race pala to? Race to 9 po. Race to 9. Okay, alam na nila yung rules, ha? Okay, winner's break. Okay, race to 9 daw to, according to Parvin, yung kanilang manager, si Parvin Aurora. Yan po ang manager ni Charles David Ladiana. Ladiana. Alam mo ilang taon yung bata? Hulaan mo, ilang taon? Hula 15. Ang ganda ng hula mo. Yes, 15. Yes. 15 years old. Itong kalaban niya, class A, magaling din, ano? Kaya ito, piniplay safe lang niya. No? Ibig sabihin, piniplay safe. Pag hindi mo tinago kasi... Tinago lang. Pag hindi mo kasi may pasok, Bimbo, ipiplay safe lang. Kamukha nito, pwede niyang i-jump shot to. No? Oh, pero kailangan to, tamaan ito, Bimbo, para hindi ma-foul. Foul. Yun ang problema. Na-foul siya noon. Okay. So ito po, kasama ko si Bimbo Sabino. Ngayon lang po siya nagkomentaryo, pero sa susunod, magiging commentator na si Bimbo Sabino. At hinahasan natin mag-cameraman at maging commentator. Pero nakakaintindi ka ng billiards, di ba? Naglalago ka rin, Bimbo? Konti lang. Okay. Yes, napakaganda ang ginawa ni, ano ro, no? Ni Ben. So hindi tayo naka-live pala. Hindi tayo naka-live, ah. Mamaya mag-live tayo. Hindi tayo naka-live. Recording lang to. Para meron tayong video footages. Mukhang problema. Kasi tumama dun sa 5. Nagtago sa 4, Bimbo. Tama, nagtago. Oh, yun. Ngayon, importante ngayon dyan, may tira ba si, ano? May tira ba to si Charles David? May tira siya. Mabandahin niya. Yun, binanda niya. Ang problema na laglag. Na-scratch. So, dun medyo may problema. Na-scratch siya doon, no? So, napakaganda po ng lugar na to. Limang table dito. Bindo. Limang mesa. Napakaganda. At pagdating po ng mga alas 5, marami na pong gustong maglaro. At talaga natiklik po talaga ang bilyaran ngayon sa buong Pilipinas. Natiklik na po. Kasi palagi na pong marami naglalaro. So, ulitin ko, Bimbo, no? Ano to? Race to 9. At yung, syempre, yun ang darating sa 9, yun ang mananalo. Yung mananalo. Okay, so huwag mo kakalimutan. 9 balls. O huwag mo kakalimutan yung score, ha? Okay. Huwag mo lang kakalimutan. Dito ka, Bimbo, para hindi ka tamaan ng mga bilyarista. Okay. Dito, upo ka rito, Bimbo. Kumuha ka ng upuan dyan. At sinasayang po natin si Bimbo. Bimbo, kumuha ka ng upuan. Okay. Sana yun lang po ang trabaho ng billiards. Kailangan eh, matuto ka mag-cameraman. Tulad ni Bimbo, tinitry natin ang mag-cameraman at maging mag-commentator. O sige, tayo ka ulit, Bimbo, para pumayapayat ka. Mas maganda yung nakatayo eh. Okay. O subukan mo magsalita kung kaya mo. Ha? Nandito naman ako kung magkakamali ka. So ano yung bolang titirahin, Bimbo? Apat na lang natitira. Ano yung next ball, alam mo ba?
Oh, yun ako magpapatalo, no? Ito makita natin kung gaano siya kagaling sa jump shot. Yun, tinamaan. Nga lang, aba, may kasamang magic, sayang. Hindi pumasok, no? Sayang, no? Ang ganda sana. Eh kung hindi, naku, eh, napakaganda ng tinirang yun. Ang gagawin mo lang dyan, Bimbo, tatandaan mo yung mga bola, kung ano mga numero. Kulay. Oo, kulay. Yung kulay, kung ano mga numero yan. Kung dyan ko nagkakamali, ito, Apple green. Parvin, ang apple green number 6, no? Number 6. Ito naman, apple green number 6. Ang blue, 7. Pero hindi, depende sa bola. Ito kasi, ano to eh, cyclop. Pero yung ibang bola, yung 7, brown eh. Pero anyway, pag nagpunta ka, buksan mo, tingnan mo kung ano mga kulay, no? Malalaman mo rin. Ito, corner pocket, yun. So yung apat sa dulo, tawag dyan, Bimbo, corner pocket. Yung dalawa, side pocket. Yung sa gitna, yun ang side pocket. Pocket, oo. So ito, isa side pocket ni Ben, no? Wow! Ang galing ng pagkaka-prepare niya. Ibig sabihin nun, ganda ng prepare nga, eksakto sa number 9. Wow, napakagaling. Very good. So, score natin. Sa simbang mag-i-score natin? At 1-0, yun po si Boss Marvin. In-score na niya ng 1-0. At makikita natin dito kung sino mas magaling. Kung yung bata ba o yung mas matanda. Diba? Dito natin makikita. So, 1-0 po sa ngayon ang score. At dahil winner's break, pag winner's break, ang titira yung nanalo. Oo. Pwede naman sasabing ano eh, alternate break. Pag alternate break, palitan. Ito, winner's break. Sige, basta kung kaya mo magkomentaryo, magsalita ka lang, kundi hindi ka masasanay. So, it's a break by Ben. Ang ganda. At one ball in the pocket. Pumasok yung isa, dito ito sa corner. Kung ako nagkakamali, ano pumasok? Dito. Kita mo? Kung anong number ang pumasok? Yung orange yata. Yung... yung red. Okay, anyway. Basta may pumasok sa corner pocket, ito ngayon, titirahin niya sa upper right corner. Ayun, tinira niya doon sa upper right corner, no, ha? Tingnan natin kung may tira siya. Naku, wala yata siyang tira sa dos, no? Ayun, pag walang tira sa dos, yun, magpapatalon. Ha? Magpapatalon. Ngayon, mas madaling patalon to kasi nakatutok na yung, ano eh, yung Bluetooth. So, madaling magpatalon dito. Ayan po, magpapatalon si Ben. Malamang papasok na to. Yung, kasi nga, nakatutok na, Bimbo. Kaya na madali magpatalon. So again, magaling po yung Ben. Class A po yan. Magaling. At pwedeng niyang matalo. Itong bata na si Charles David Ladiana. Yes. Ito, mukhang may balak na mag-run out, oh. So, itong bayad po, corner pocket. Ang importante lang dyan, pag titingnan mo, Bimbo, kung pagkatapos tinira, may tira ba siya sa susunod na object ball. Okay? So, kung may tira siya, magaling yung player. Ibig sabihin nun, kontrolado niya yung puti. Yun. Green 6 yun. Magaling siya mag-sit up, sir. Magaling siya. Eh, class A naman eh. Pero magaling din yung bata. Hindi pa lang siya umi-score. So, ito ngayon, itong blue 7, saan niya kukunin? Sa side pocket. Hindi ka nagsasalita, Bimbo. At least sabihin mo, opo, sir. Opo, sir. Saan niya kukunin to? Sa may side pocket, upper side pocket. Hindi. Corner pocket. Corner. Ang side pocket yung nasa gitna. Yes. Kailangan masanay ka lang. Eh, naiintindihan ko naman, first time mong ginawa ito. So, hindi ka pa sanay. So, naiintindihan ko naman. Pero try mo magsalita. Okay? O, saan niyo kukunin to? Sa corner pocket. Corner pocket. Yes. Ito, last ball na. Naku, 2-0 na po ang nagiging bakbaka nila.
Yan po. At so far, wala pa pong nakukuha na point si ating kaibigan na si Charles David Ladiana. Napakaganda ng pangalan, ha? Charles David Ladiana. Napakaganda ng pangalan. No? Parang French. Parang French. Yes. Tama ka, parang French. So, na 2-0 na po ni Ben, ano? Sa ngayon, 2-0 na pong bakbakan dito sa Sunrise Billiards, located po to sa Marikina. Ang malapit po na mall dito ay Santa Lucia. Santa Lucia Robinson, malapit. Malapit po yan. Ganda ng break niya, no? Pero yan, pag walang pumasok, ang tawag dyan, dry break. Pakiulit. Dry break. Dry break, o. Oh. Pag walang pumasok. Okay. May pumasok isa. Ha? May hinamat ako, may pumasok na isa. Dito sa may one. I see. So, hindi siya dry break. So, one ball in the pocket sa corner pala. Corner pocket. Pasensya na po kayo. Medyo mahina ang mata natin na meron palang pumasok, no? Yan. Pag kaya medyo marunong ka na, iwanan na kita rito. Oo, kaya-kaya mo yan. Sasabihin mo lang naman, corner o corner, side. Side ito, pocket. Ito. Ito sa inyo kukunin. Corner pocket. Corner pocket. Ah, safe lang yan. Pina, safe. Pina-play safe lang yan. Yeah, play safe. Yes. So, ito ngayon, walang tira. Ngayon, dahil walang tira to si, ano, si Charles, malamang, ididepensa niya to. Depensa lang. Hindi niya pwede ipocket. Para ididepensa niya, susubukan niyang i-foul yung kalaban niya. Tingnan natin kung maganda ang depensa ni Charles. Ayun, tinamaan. Okay. O walang tira din, no? Walang tira. O? Pwede niyang sungkitin sa corner pocket, pero may kahirapan. So ito yung sinasabi ko, maganda kasi pag may kalaban ka, magka-counter defense lang to. Hindi niya siguro ipapapasok to. Susubukan lang niyang i-counter defense. Ha? Ababang magaling ako yung nagkamali. Hindi niya at kinounter defense. Talagang pasok, binira niya. Binira. Binira talaga niya. Sabi siguro niya, kayang-kaya ko to. Ang nipis nun, ha? Alam mo, Bimbo, para gawin mo yun, kailangan magaling ang mata mo. Magaling sabihin, magsuka talaga. May dunong to si, ano, itong si Ben. Kinuha niya. Akala ko, ika-counter lang niya. Yun nga lang, wala siyang tira. Dito problema. Wala siyang tira. Ngayon, pag bumenta yan, nako, ano matitingin mo? Benta. 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 Kasi open corner pocket. Eh. Open pocket. So, okay, benta ngayon yan. Na pare, anong trabaho mo dito, spotter? Ay, baka pwede ka na commentator din, no? Pwede. Bilarista ka siguro eh. Pwede siguro. Oh, pwede yan, sir. Dito yan pwede trabaho. Pwede rin maging commentator yung mga spotter dito at mabigyan natin ng hanap buhay. Yun. Galing, no? Dinahandahan lang ni Charles. At pinag-aaralan ni Charles, ayaw niya masiro dito eh. Nanonood yung kanyang boss. Sabi niya, papatunayan ko, naku, medyo may problema yata, Bimbo. Mukhang nakialam yung 6. Mukhang walang tira. No? Mukhang nakialam yung 6 eh. Parang wala siyang tira dito. O baka naman open. Baka naman open. Ako mali. Mali lang yung angle natin. Kaya hindi natin makita. O, tayo mali. Pero pala siyang nakikita pala niya yung pocket. May konting silip siya. Oo, may silip. Yun. Ah, natututo ka na. Ito ngayon, corner pocket. Yun. Galing, oh. So, ano magiging score pag naubos niya itong tatlo? 2-1. 2-1. Please, maganda memory mo, Bimbo. 2-1 yan, sir. Inuumpog-umpog lang niya. No? Kasi para hindi malikot yung puti, inuumpog-umpog lang niya. Ito, corner pocket. Ayun, pinababa yung bola. Ang tawag doon, pag pinababa mo yung bola, corrida. Corrida. O kaya forward shot. Pag pina-atras mo, iba yun. Draw shot naman ang tawag doon. 1. Ha? Naintindihan mo, Bimbo? Pag pina-atras, ano tawag doon? Pag pina-atras, Bimbo, ano tawag? Draw shot. Draw shot. Draw. Draw. Draw sa shot. Sa Ingles, o. Pag pina-atras. Pag pina-atras. Okay. Ngayon,
pag tinamaan niya sa mga side, yung mga alas 3, ganun, o kaya alas 9, ano yung pectus yun? Pectus. Pag tinamaan niya sa gitang gitna, kadalasan, stop shot yun. Stop shot. O yan. So, sana po, gumanda ang score, mag-2-all. Break po ni Charles. Walang yes. Pumasok. Yun ang walang pumasok. Walang pumasok. Walang pumasok doon at maswerte, walang pumasok. Walang tira si Ben. Walang tira si Ben. No? Wala siyang tira. Itong mahirap ngayon. Pag nagkamali si Ben dito at nagkamali, pwedeng bumenta. Pwedeng bumenta, no? Play ayun, safe. Ayun, nag-play safe. Oy, may kita. Oo, pero may kita. May kita yata. May silip konti. May silip konti. Pare, testingin natin yung cellphone mo kung makaka-live. Alia. So, testingin po natin yung cellphone ni Parvin kung kaya mag-live. At para next time po, madalas ang live natin dito. Dito sa Sunrise Billiards. At located in Marikina. Yeah, Marikina. At nadami sigurado ang mga pupunta rito dahil siyempre gusto nilang makalaban si Charles David Ladiana. Ladiana, no? Yes, Ladiana. May pagka-imported ah. Parang French. Okay. So yun, tumitingin sa akin yung si Papa. Sabi ko, yung pangalan mo Papa may pagka-French. Parvin. Dito lang si Parvin. Yes, at mukhang mauubos ni Charles. Uy, nagkamali si Charles, madaling tira yun, no? Nagminti si Charles, madaling tira. Punta ka lang pare sa batang tirador, yes. Okay. So, sayang, nagkamali doon si, ano, si Charles, ang dali-dali naman ng tirang yun, no? Biro mo magkamali siya doon? So, susubukan na po natin mag-live. Ayan po, naka-live tayo dito sa cellphone ng aking kaibigan. Yun nga lang, ang cellphone niya. Landscape. Landscape. No? Hindi siya supported. Landscape not supported. So, no choice tayo kung hindi mag-ano. Kung hindi mag-portrait mode. So, hindi pala niya kaya mag-ano. Landscape, gusto niya portrait mode. Pero naka-live po tayo ngayon sa Batang Tirador. Dito po yan sa Marikina. Marikina. Sa Sunrise. At wala po tayong tripod na dala-dala dahil yung isang cellphone natin, recording lang. Ito po yung isang cellphone, nagre-record, naka-tripod po yan. Pero ito, tinetest po natin to. Pero ito po naka-live. Naka-live po sa Batang Tirador, no? At ito po ay cellphone ng may-ari ng Sunrise. Sir. No? Ano ba itong cellphone mo pare? Bakit portrait mode? Ano ba ito? iPhone ba ito? Hindi. iPhone mo. Ah! Tinago mo pala yung iPhone mo. Ayan po yung may-ari. Hindi pa na nakalag siya. Oo nga pala. Hindi pa na press yung... Wait muna. Oh. Okay, hindi pala tayo nakalive. Mabuti. Kaya ba? Hindi, not supported eh. So, pindutin mo lang. Not supported. So anyway po, tinetest po natin yung kanyang cellphone. Hindi pala tayo naka-live kanina. Okay. So akin kasi pwede. Depende sa cellphone. Anong cellphone niya pare? Oppo. Oppo. Pwede ba mag-launch? Ito pala yung bata mo eh. Magaling ba mag-billiard tong bata mo pare? Magaling to? Iba tinutunan. Oh, uy! Naku! Tumapon yung cellphone. Naku, baka basag na yan, pare. Ha? Okay, so... Mabuti, hindi nabasag yung cellphone. Nalaglag nung ating spotter yung cellphone. At tuloy. Anong score tuloy? Bimbo? Anong score na? The same. Eh, scorean mo, Bimbo. Oh. Hindi pwedeng the same. Eh, tumitira si Ben eh. Anong score? 3-2. 3-1. Oh, 3-1. So, lamang po yung kalaban ni Charles, 3-1 po. David. At pinagbubuti talaga. Dapat doon nakaharap. Hindi, tama na yun. Nakaharap dyan? Yung pero, camera pinaharap. Itong ginawa mo, ano to, yung selfie.
Eh, mas maganda kung ito, main camera ang nakaharap. Hindi selfie. May camera po na nakaharap. Ha? Yeah, alam ko, pero mahina quality niyan eh. Ang maganda kung itong mismong main camera nakaharap doon. Oo, mas magandang quality. Selfie ang nakaharap eh. Selfie eh. Tsaka hindi natin makita. Oo. Babalik ka rin mo lang. Ikot lang. Babalik ka rin lang. Medyo tinitrain po natin itong mga taga Sunrise. Paano po sila mag... ayun, naka-live na oh. Yun, naka-live tayo. Oo. Yun nga lang eh, portrait mode. Oo. Yes, naka-live po yan. Portrait mode. Ngayon, pagtapos, press lang yung finish. Alright, so meron po tayong isang camera dito na meron pang-live. Tayong isang kamerang record at isang kamerang live. Oo. Pinapractice po nila na mag-live dito sa Sunrise, no? Kasi gusto nilang makunang palagi itong ating batang tirador na si Charles Ladiana. Yung isa pong camera natin, naka-recording. Kaya siguradong maganda yung kuha doon. Pero dito, at least napapanood po natin itong batang tirador na si Charles. Ang ganda ng pangalan niya, no? Charles David Ladiana. Napakaganda. Sabi mo nga, parang French. Ha? Ito po ang nanalo sa ano, dun sa tournament sa Django. Django Cup. Kumita yata siya ng 50,000 doon, kung ako nagkakamali, doon sa event na yon. At pag nakuha po ni Charles to, ang score po dito magiging ano, magiging 3-2. Didikit siya dahil magaling din po ang kalaban ni ano eh ni Charles. Ayun po yung kanyang manager, godfather, mentor, owner pa ng Sunrise na si Parvin Arora. Napakaswerte ng batang to, nakakuha ng tutulong sa kanya, no? Parang manager ang nangyari kay Parvin, no? Ito, ina-assist na mabuti ng bata. Oh. Tingnan natin. Nagbago isip at kailangan may preparasyon sa 8. No? Yun ang ano eh, yung prepare sa 8. Tingnan natin. Tignan yung likod niya. Oh. Ang ganda ng kanyang arm movement. Oh. Hindi nakabaluktot yung... yung gamit niya siya, yan ba ang J-Flowers? J-Flowers yan. Oh. Uy, ang ganda, suwabe. Yun yan lang, nagmintis. Maganda yung ano niya, yung training ng batang to. Kasi doon sa likod, makikita nyo, smooth na smooth yung bitaw niya. Yung iba kasi medyo kumang na, baluktot eh. Ito talagang smooth yung kanyang bitaw. At napapaisip si ano? Si Ben dito, anong gagawin niya dito? Napapaisip si Ben. Oh. Yes, nagpa-thank you rin at nanonood kayo. At medyo na ngayon. Hindi na maganda yung angle natin dito kasi dahil sa testing lang to, testing live lang to sa living viewers. Cellphone ng boss ni Charles. Okay, so good shot naman. Yun, masat nakakatamaan, good shot. Eh, tingnan natin kung sino makakalusot dito. Ba, talagang ganun lang. Binapangga-bangga lang para mag-good shot. Kasi pag hindi tamama, bad shot. O yun. Mahirap pa rin. Hindi yan madali. Mahirap pa rin natira yan. Ano? Ito na. Tingnan natin kung makukuha niya. Ayun, tinago sa 9. Tinago ni Charles sa 9. At tingnan natin kung anong gagawin ng Class A player na si Ben. Scratch. Nako! Magti 3-2. 3-1 ang score niya, di ba? Oh, 3-1. Magti 3-2. 3-2 na. Oo, kasi yung ganung pagkakamali, uubusin ngayon ni ano, ni Charles David. Charles to. Charles David Ladiana. God. French na French ang pangalan. Pero Pilipino. Ito, siguradong ubus na to. Wala nang kawala to.
Oh, yan, na-prepare pa yung 8. No, oh, masyadong malayo. Medyo masyadong malayo. Pero kaya pa rin kahit long shot. Semi-long shot lang ang tira on the corner pocket. Ganda ng ano, yung bata, well concentrated, no? Kung tumira. Smooth lang siya magtira, sir. Hindi pa. Maganda. Punta ko nga sa batang tirador kung naka-live tayo at tingnan natin. Meron tayong isang camera, recording lang, yun ang naka-tripod. Ito eh, naka-tripod din naman kami dito, yun nga lang. Eh, naka-portrait angle. Naka-portrait angle. Saan ba pwedeng dalawin yung sir. Batang... Ito na yung nandyan. Batang tirador, okay, naka-live okay, din. Naka-live din. Okay, dito po sa Sunrise. Sunrise. Billiards dito sa Marikina kung gusto nyong dayuhin ang bata. So ito po ang 15-year-old na si Charles na nagkampyon dun sa recent tournament ng Jumbo Bustamante. 50,000 ang pinanalo niya ron at saka double champion. Pinasok niya ang uno sa side pocket. No? Ikaw naman ang mag-commentator, napapagod na ako. Eh, sinosolo. Dito, lapit na konti dito. Yan. Yes. Meron po tayong tinetrain dito na isang kaibigan, ang pangalan niya, Bibbo Sabino. O, ano ginawa niya? Tinago lang niya. Prinsip lang yung nabirtosa. Oo, ito. And ito, Bibbo, depensahan niya. Depensa. Yun. Ngayon, yung hindi marunong dumipensa, tulad niya, nakamali siya ng depensa. Wala na. Oo, mati-3-all na yan malamang. Ang problema na lang dito, yung 8 tsaka 9. Medyo magkadikit, no? Ito, kailangan maganda ang positioning ng bata rito. Si Charles, para matira sa 3, ayun. Galing, ano? Tama, may tira siya sa 3 dito. Ngayon, importante, paano niya lalaruin yung puti para may tira sa next object ball, sa 4? Tingnan natin ang gagawin niya. Pabababain niya malamang. Ah, yun o. Sinikwat lang at eksakto naman sa 4. Hindi na niya kailangan pababain kasi kung papababain niya, eh matatakpan siya ng 6. Naintindi mo? Mm. So, pinekto siya lang o. Yun. Ngayon, eh, may tira siya. Ito ngayon, kailangan pababain niya. Kasi yung 5 nandun doon. Yung 5 nandun sa kailangan, corner pocket. Oo, pababain niya sa kabilang side. Paabuti niya ron. So, nakakatuwa naman tong batang to, no? At sipin mo nga naman, nag-champion sa Jumbo Bustamante, 2 beses pa. Yun, pinababaan niya, oh. Pero medyo okay na rin yan. Ngayon, importante okay, no? Yun, pag tinira niya to, saan niya papapuntin yung puti para umabot sa 6? Yung 6 nasa baba, eh. Ayun, gumamit siya ng ito yung 6, eh. Yeah, ano sabihin, gumamit siya ng isang raid, isang banda lang. Isang banda na paabot niya. So ngayon, preparation sa 7. Yun, binanggalang, okay? So, para eksakto nga naman sa 7. So, magaling yung bata, may control. May control yung bata. Aba, may nagpapasya ito, taga rito, sa Sunrise. Oh, CJ, panganiban ba yan? Sige, CJ. Nandito ka pala sa Bilyaran. Dito ro siya sa tambay ng Sunrise Billiards. Yes. So ito ngayon, titirahin niya to sa corner pocket at ipiprepare niya sa 9 para mag-3-all. Yung gumamit ang 2 banda. Oh. Oh, kulain mo, Bimbo. Saan niya siguro papasukin to? Saan tingin mo? Corner sa pocket o side? Side pocket. Tingin mo sa side. Okay. Alam po nyo, ang side pocket, sa totoo lang, mas maluwag ang butas kaysa sa corner. Okay? Mas maluwag po ang butas. Kaya malamang tama ka, malamang side. Pero pwede rin sa corner, pero mas maluwag ang butas sa side. Yun. Okay? Kasi may angle siya ron. 3-2, 3-3. 3-3. 3-3 ang score. Ngayon, ano ha? At sumasarap po ang labanan din. Tinitignan ko lang kasi kailangan naka-blue. Naka-blink. Hindi, naka-blue lang. Pag hindi naka-blue yung microphone natin, ibig sabihin... Okay, ngayon ay 3-3 na. Okay, 3-3 na. Unti-unti natututo nga lang. Unti-unti nang laro yung dila ko, sir. Pero problema lang, pag lagi ka nakupo, hindi lilitan tiyan mo. Kailangan nakatayo ka para lumitan tiyan mo, di ba? Nandito po ngayon si Parvin. Pare,
nakakapag-live ka na. Pero next time, gagamit tayo ng yung iyong iPhone. Pero at least, dahil member tayo ng Batang Tiro, pwedeng-pwede ka nang mag-live. No? Walang pumasok. Pero itong akin, nagre-recording kami. Para meron din akong footages pag nag-e-edit. No? Ilang years nyo nang minamanage itong Sunrise? 1 year. Mag-1 year pa lang po sa ngayong August. 1 year pa lang. Pinangako mo sa akin, magpapalit tayo ng Zing with ito. Opo. Yan. 100%. Okay, 100%. Yun po. At maswerte ako, naging kaibigan ko yung mga owners ng Sunrise. At makakatulungan po kami. Lalong-lalo na kung mahilig silang mag-live. Kasi pag mahilig po silang mag-live, at Singwe na yung ginagamit, naku, siguradong bebenta yung Singwe natin, pare. Pratik yan, boss. Oo, kung lalo na kung iPhone gagamitin. Eh, ginimitan mo ako ng Oppo, eh. Itong Oppo mo, not bad, no? Medyo bastos itong si, ano, no? Yung Ranch Vlog Reyes, ano? May kabastusan, ano? Eh, kung mababastos ka rin, siguro sumibat ka na lang. Oh, eh, bilo mo, kupal daw. Eh, di ba bastos yan? Di ba? Siguro, ayaw ko, baka siya yung kupal, ano? Oo. Oh, edi, siya na yung nanonood, magsasabi pa ng kupal. Gusto niyang malibing. Ah, gusto ba niyang malibing? Huwag naman, pare. Huwag naman. Nadidinig ka na may-ari ng Sunrise, baka ipalibing ka. Kaya ayusin mo, pananalita mo dyan. O kaya sumibat ka na lang. Yan ang problema minsan ng mga nagko-comment, no? Libre silang mag-comment, so kung kahit bastos, nang babastos na lang, di ba? Eh, ganun talaga yung mga Pilipino, eh. Nakikipanood na lang, mambabastos pa. Ayun po, at tinatago ni Ben. Oh, ito. Tinatago ni Ben. Ano? Ito, busing. So, tingnan natin kung may titirahin. Kung may titirahin na kung kaya niya tirahin ang tres, pero sa tingin ko, ano lang to, play safe lang to, dahil mahirap, eh. Ayun. Medyo bumenta. Ang kalaban ni Lance ni Charles, itong tinatawag na Class A player ng Sunrise na si Ben ang pangalan. Alam nyo kung hindi kayo nag-i-enjoy, tumaka niya, sabi ni Larry Diaz is mahina, eh di huwag kayong manood, di ba? Hindi naman kayo pinipilit manood, eh. Nahihinaan pala kayo, eh. Ba't kayong manonood, di ba? Abangan na lang niyo yung laro ni Raga. Doon kayo manood sa racing, kasi manood mabilis kayo na doon sa gusto nyo. Eh, ang problema, mambabastos kayo. Eh, lumipat na lang kayo ng ibang papanoorin nyo. Hindi naman kayo pinipilit manood rito, no? Eh, ang problema ng Pilipino, talagang maraming bastos sa mundo, no? Kasi alam nila, libre silang mag-comment, eh. Di ba? Akala nila, meron ka na magkikitain sa kumbah. Yan ba yung mahinang klase? Sinide pocket ni Charles? Oh, napakagaling. Itong Charles, kung mahina ito, hindi naman nananayo ng 50 mil to. Champion ito kay ano? Django Bustamante Tournament. At sasabihin yung mahina, baka sumali kayo ron, baka kayo yung natalo sa tournament. Champion tong battle ko, eh. Sa Django Bustamante. Kumita ng 50,000 yan, tsaka trophy. Double champion pa. Yung batang yan. Kaya yan ang susunod na magre-represent ng Pilipinas. 15 years old pa lang. Yung kalaban niya si Ben. Ayan si Ben, no? Isa rin tong Class A player dito sa may Sunrise Billiard. Yes. Oh, saan nga titahin? Kaya manood lang kayo, huwag na lang kayong mag-comment kung hindi nyo gusto. So, corner pocket ang ginawa? Corner pocket. Saan? So, saan nyo titahin? Corner pocket. Ulit, sa kabilang corner naman. Upper corner pocket. Eh, malamang maubos na ni Bento. Kasi madali na. Pagagapangin lang. Ayun, pinagapang lang. Eksakto ngayon, sa 9. Oh.
Yes! Magaling talaga ang Class A ng Sunrise Billiards. Kung gusto niyong labanan si Ben, punta lang kayo sa Sunrise. Hahamunin kayo ng money game ni Ben dahil Class A po yan dito. Parvi, tama, Class A si Ben, ano? Dito, Class A, yes. So, ang score po natin ngayon, lamang si Ben. 4-3. 4 si Ben, 3 si Charles David. Pero yung ganyang klase, yung ganyang klase ng labanan, okay. Anybody's game pa yan. Saan yung bagbo? Bagbo? Yan. Ito? Nandito. Importante, huwag ko. Oh. Yes. Break po ni Ben. Ben. Okay. Ito ay winner's break. So, ito na. Be-break na si Ben. Tingnan natin kung may papasok. May pumasok? Wala yata ang pumasok. Ang pumasok, puti ang pumasok. Yun ang problema. Puti ang pumasok at kumalog lang yung orange 5. Kumalog lang. Pwede yan i... Ayun, si Ryan. Ryan Bacobo. Maganda yung tanong mo. Parvi, wala ka double laro, sabi ni Ryan. Ha, natatawa ka. Pero malamang isusunod na natin si kaibigan Parvi after this. At first game pa lang naman to. Eh sana sumunod ka na rin dito, Mr. Ryan Bacobo, at ma-check mo naman ang dunong ng batang Charles David Ladiana. Gusto kong binabagay itong Charles pangalan. Charles David. Ito, kuwang-kuwa niya. Yes. Baliw lang, oh. Tsaka napakaganda. Seryosong-seryoso po yung bata. Siguro, medyo may kahinaan kumain itong si Charles, ano? Payat, ano? Pero alam nyo, sa kakaikot-ikot mo sa mesa, gugutumin ka rito. Kailangan malakas kumain. Pero siya, hindi naman siguro siya nagda-diet. Siguro, palagi ko, pihikan sa pagkain itong batang ito. No? Malamang pihikan sa pagkain. Pero yung kanyang height, medyo mababa siya. Pero slim na mukhang mabilis tumangkad. Sabi ko nga sa ama, bigyan mo na ng cherry pear. Pag nag-cherry pear ito, sigurado mabilis tumangkad ito. Malaking bagay yung medyo matangkad ka at hindi ka nagagamit ng tiririt. So, nagla-live po tayo rito sa cellphone ni Parvi at nagre-recording naman tayo sa kabilang cellphone para maganda kasi naka-landscape yung isang cellphone. Ito naman, naka-tinatawag na naka-portrait mode. So, abangan po nyo bukas ang laban ni Raga at ni Sukal, no? Si JB Sukal. Yun. At sigurado, piti yung mga fans ni JB, sigurado nag-aabang na sa August 2. Sa Talisay, Cebu daw gagawin. Ito, long shot. Pero mukhang walang problema kaya na ito. Walang problema. Stop ball, sir. Ha? Ini-stop ball lang? Walang stop problema. Ball. Parang kumpiyansa. Kumpiyansa itong batang ito. Tingnan mo yung kanyang arm movement. Diretso. Ang ganda ng pitik niya. Naku, mahirap pala yung napupuri. Pag napupuri pala itong batang ito, naglilintis. Yun ang nagiging problema. Pero ang ganda ng ano nga, yung swing niya. Mahusay yung nagturo sa batang ito. At maganda yung arm control niya. No? Kumbaga sa ano talagang smooth na smooth. Tulad ni Ben, smooth na smooth din kung tumira. Yun nga lang, medyo lumampas. Pero lumampas, dumikit pa sa tapete, medyo may konting kahirapan. Medyo napalakas niya. Napalakas niya ng konti.
So saan niya kukunin to? Side pocket. Side pocket. Yes, yeah, side pocket niya kukunin to. Marami nang dumating na naglalaro siya. Oo, oo, maraming players dito maraming players eh. Pero tayo, ano tayo rito, may priority dahil manager nito may ari ng Sunrise. Ha? Mabigat itong batang to. Malakas siya dito sa mga kuya niya, kay Kuya Ryan niya. Malakas din siya dyan. Dalawa po may ari, si Ryan at saka si Parvy, kanya alaga po nila. 5-3. Ano nang score? 5-3. Aba. Aba, nauuna si Ben. Nag-live po si Ben at saka si Parvy nung makaraan lang. At tinalo ni Parvy si Ben. Ito naman ngayon, ito si Ben, tinatalo yung ating alagang bata na si Charles. Pero palagay ko, hindi bibitaw itong bata ito talaga. Kahit na ano to, kahit na exhibition lang, hindi magpapatalo, di ba? Ay, hindi. O, kasi bata pa siya. Hindi, tsaka makikita mo naman, seryosong-seryoso yung bata eh. Hindi basta-basta bibitaw kahit sabi mong walang at stake na pera. Okay? So ito na si Ben. Wow, ang ganda ng bitaw ni Ben. Ang ganda ng bitaw niya. Malakas. Nga lang. Walang pumasok. Walang pumasok. Yun ang natawag na dry break. Yes. So play safe na lang malamang ito ang gamit niya. Oh. Pag alam niya wala siyang tira, ipi-play safe niya. O yun, maganda pagka-play safe niya. Dikit sa rail. No? So yeah. Hindi siya gumenta. So nakakaintindi rin itong si Charles. At ito malamang, magpe-play safe na naman to. Ito yung itatawag na larong depensahan. Itatago sa 8. Yun, tinago sa 8. Dito ko gustong makita gagamit ng jump cue. Kita si, sir, silip pa, silip sir. May silip, kasi hindi natin makita sa angle natin. So, nagpapashoutout. Itong si NC2. Sports and Music. Okay. Shoutout sa'yo. Sabi ni Bimbo. According to Bimbo, shoutout sa mga nanonood. Ang maganda rito eh, kahit walang perang nakalagay dito, exhibition lang. Seryoso sila. Mahirap to, pero tingin ko may pasok. Ah, hindi, pinlay safe. Oh. Oh, hindi niya sinugod, pinlay safe. Pero ang problema, hindi play safe ang nangyari. No? Pinlay safe nga, pero hindi play safe. May tira, yun nga lang, may kahirapan. Long shot na, nakadikit pa sa rail. So, tingnan natin ang dunong ng batang taga-Antipolo. Long shot sa corner pocket. Makita natin. Ayun, medyo may kahirapan yung tira ngayon. So, swerte na. Parang hindi bumenta. Medyo kumisbol doon sa tres. Siguro malamang ipi-play safe din ni Ben to. Yes, pinlay safe din ni Ben. Pero hindi safe na safe. So, anong tingin mo? Na-bad shot siya. So, ball in hand. Kasi dapat tatama sa rail. Hindi tumama sa rail. And binol in hand. Pero pag tumama sa rail yun, hindi good shot. Hindi tumama sa rail. Shoutout daw, Bimbo. Huwag na mag-shoutout sa kanila. Si Chris De Leon. Inuubos. Inuubos na ni Charles. Pa-shoutout po kay CJ Panganiban. Ng San Isidro Cainta. Tingnan natin yung bata, concentrated talaga, Kailangan lang ng batang to consistency. May dunong naman eh, pero consistency lang.
Pero ito, pag naubos niya to, talagang pinakikita niya yung dunong niya. Pero yung isa kanina, nagkamali siya, pero benta naman yung bola. Medyo siguro, ano siya, nagkaroon siya ng konting nervyos or siguro masyado niya pinaghahandaan yung control ng cue ball. Yeah. Isa kasi pag masyadong pinaghahandaan yung control ng cue ball, minsan yun, maalog. Yeah. O kaya nagmimintis. Ito, dikit sa rin. Pero kayang-kaya niya ito. Pag-agapangin lang niya ito. Yun. Medyo mahirap pag-agapangin, ano? Kasi long shot, eh, no? Pero at least, not bad, kumalog. At saka, wala siyang, walang tira yung kalaban. Dito ka manood, huwag sa kabila. Iba yung pinapanood mo, eh. Dito ka mag-concentrate para next time, alam mo nang gagawin mo. At ito, anong wala tawag dito? Battle of safeties. Ha? Ang tawag dito, battle of safeties. Ibig sabihin nun, nagdedepensahan lang sila. Na battle of safeties. Kaya ito, tingnan natin ang gagawin ni Charles dito. Piplay safe ba niya o pipitikin lang ng konti? Manipis lang ang titirahin niya rito. Kung gusto niya papasokin sa corner, manipis na manipis lang. Huwag naman sobrang nipis. Tama lang yun. Dahan-dahan. Piniplay safe lang. Tama rin naman. Kasi kung hindi niya kayang ipasok, safety is the best. No? Ano to? Kayang-kaya ni Benny Doblete ito. Eh. Sa tingin ko, kaya. Pero malamang, magpiplay safe din. Pahirapan niya si Dave, si Charles dito. Yun, no? Ayaw niyang idoblete. Gusto niyang magkamali si Gusto niyang magkamali si Charles. So, inaantay niyang magkamali si Charles. Pero tingnan natin sino magkakamali sa kanilang dalawa. No? Yes po. Sabi ni Luis Hidalgo, 2 times champion, Django Cup, future champ. Yes, maraming salamat. At least yan, may mga taong maganda, hindi yung nang babastos. Nanonood na, babastosin pa na mahina raw yung bata. Eh, ini-expect naman kasi nyo, pag nanonood kayo, magaling agad. Eh, bata yan, 15 years old. Huwag naman kayo mag-expect ng sobrang galing. At gagaling din yan, sabi nga ni Luis Hidalgo, 2 times champion. Uy, nanonood yung kaibigan ko na si Paring Boy. Paring Boy, kumusta ka na dyan? Eto. Magpe-play safe lang ito mga ito. Eh. Ayan. Play safe na naman. Naku, mali ang play safe niya. Pumasok. Nice scratch. Yun ang problema. Nice scratch. Shout out din po kay Dexter Evangelista. Ito, kukunin na ito. Last 2 balls na. Kukunin na ni Charles ito. Batang tirador sa San Isidro, Kainta. Yun. Pwede na. Oo, at least, sana konting gulong pa. Pero pwede na yan. Makukuha na ni Charles yan. At ididikit yung score. Magiging 5 po. Okay, corner pocket kay Charles. Yes. Wow. Uy, pumasok piti-puti. Uy, naku, sayang. All right. So, yung po ang nangyari, yung pagkakamali niya, lumayo ang score. Naging 6-3. Ulitin niya. Yun. Uy, sa ulit, pumasok pa rin. So, meron siyang maling ginawa doon. At hindi niya na-control ang puti. At race to 9. Race to 8 ba? Race to 9? Race to 9. Race to 9. Okay, yun sabi ni Boss Parby, race to 9 daw. So, may pag-asa pa. O, magbasa tayo ng ibang comment dito. Baka may tako dyan, hindi nagagamit. 5 years followers in the making. Ah, okay. Ito na. Ito na si Charles. Gamit niya ang The Maestro Q. Ang gamit niya, Jay Flowers. Pero siyempre, antayin niya munang makatira siya. Mukhang madadrive break. Uy, papasok! Pumasok yung 6. Yung 6 ang pumasok. Oo. Pero walang tira sa 1. Okay?
Ngayon, dalawang tira sa uno, tago yung uno. May chance pa rin si... may chance pa rin itong si Charles. Dapat may dikit ni Charles to ng 6-4. Kung hindi, lalo nang mahirapan maka-recover. No? So, ito na. Ayan, tinago lang ni Charles at walang tira si Ben dito, no? Malamang pe-play safe lang ni Ben. Ayun. Aba, talagang gusto niyang kunin, ano? Pero pe-play safe lang sa niya itatago. Ah, hindi nga naitago sa 9. Tinapos. So ngayon, bumenta kay Charles. Let's go, Charles! Kailangan dumikit para mag-heal-heal man lang. Magkaroon ng excitement, no? Yun, medyo... May silip ba? O tumatama yung 8 bimbo? Tingin tumatama, sir. Tumatama? Mm. Okay, tama yun. Ganda pala ng mata mo. Matulis yung mata mo. Tumatama. Kita mo pa, nakadikit yung 8. So, malamang play safe na naman to. Yun, tama. Saan niya itatago? Naku, hindi nagtago. No? Benta, no? Hindi nagtago, oh. So, pero, sa ganitong klase, mga player na klase, kukunin ni Ben to. Yun. Kukunin ni Ben. At mukhang run out ni Ben to. Sana makahabol yung batang tirador na Charles David Ladiana. Pero sa nangyayari mo, mauubos ni ano to? No? Mauubos ni... Mauubos ni Bento. Ni Bento. Yung round na to. Yes. Ito, last four balls. Ito, bentang-benta na. Parang... Saan nilalagay yung ano? Lalagay lang siguro sa gitna. Yun, linagay sa may bandang... Oh. Ayun, kumalong! Yun, may chance. Nabigyan ng chance si ano? Si pero Charles. Mahirap rin, sir. Mahirap. Mahirap ba? Mahirap. Nabigyan ng chance. Pero ito, dapat... Dapat kunin na ni Charles to para makahabol siya. Pipinahin niya malamang to. Siguradong makukuha na to. Hindi na to magpe-play safe. Kukunin na ni Charles to. Tingnan mo ha. Kukunin na niya. Yun! Oh, sinusubukan niyang kunin. No? Puti hindi bumenta. Oh. No? Sinusubukan niyang kunin pero mali yung basa niya. Buti hindi bumenta. So ngayon, saan kukunin ni ano to, ni Ben? So malamang play safe ni Ben to. Malamang ang play safe lang. Yun, play safe na. Tatago. Yun, akala ko itatago sa 7, pero napasobra. So ito, susubukan ulit ni Charles. Ah, nagtatagoan sila. Hide and seek na. Tataguan na sila. Yung mahina-hinang player dito, pag bumenta, mauubos na yung ano, mauubos na. So, sa tingin ko, dalawang banda gagamitin niya rito. Malamang. Pwede rin isang banda. Isang banda. Pwede rin isang banda. Pero, pwede rin tumama sa kabilang banda. Tingnan natin kung anong mangyayari dito. O yun, no? Bebenta ba? Bumenta. Ayun. Ito na pagkakataon na ni sigurado na ni Charles to. Pag hindi pa nakuha ni Charles to, talagang mahirapan na siya humabol. Kasi race to 9 lang eh. Kailangan makuha na niya to. Tira niya, no? Alas 7. Yung tira niya alas 7 kasi yung ilalim alas 6. So, mga bandang alas 7 ang sikwat niya. Yun, forward shot lang, oh. Forward shot, gumamit ng dalawang banda. At siguradong mauubos na ni Charleston. Gusto ko yung tingin ng bata at naman. Seryoso, tingin mo yung bata, oh. Tingin mo yung mata niya, oh. Focus na focus talaga. Ha? Maganda ang disiplina ng batang ito, no? Well, maganda. Maganda ng focus. At yung mata, tingnan mo, oh. Talagang halos hindi pumipikit eh, no? Ganda ng concentration ng batang to. Lalo na pag pinapanood siya ng boss niya, si Parvin Aurora. Kailangan talaga. Pero importante, sabi siguro ng bata, kailangan
manalo ako rito dahil nandito ako sa... Sa bus. Nandito bus ako niya. Sa bus ko, nanonood. At dito pa sa bilyara niya. Oh, score na. Anong score? 6-4 na ba? 6-4. Ha? 6-4 na. 6-4, no? So, pa-adjust po natin ang score. Yan, 6-4. Yes, adjust na yung score, 6-4. At, merong pang chance si Charles Ladiana dito. Eh, tama ko na, 6-4. Okay, so, may pag-asang makaranaut, ano? May pag-asang rumanaut, ito si, ano? Si Ben. Si Ben, oh. Kasi may tira sa... Kasi hulay-hulay yung bola, eh. Oo, hiwahiwalay. Alam mo na, ha? Dikit-dikit, medyo mahirap. Yeah, depende na lang sa control niya. Pero may konting kahirapan yung tres, no? Tingnan mo. Oo. Tres, medyo... Depende na lang sa gagawin niyang pitik dito sa dos, no? Pero yung tres, may kahirapan yung tres dito, oh. Tingnan natin kung mapapababa niya yung... Patras yung bola. Yung puti. Yung pinababa niya, oh. Apa! May dunong, ha? Dapat palakpakan natin yun, ha? Ang galing, oh. Isipin mo nga, pinatras niya, wala siyang tinamaan na bola. Galing ng ginawa niya, oh. Ang galing ng ginawa niya. Ang kipot ng dinaanan na yun, ha? Eh, pag mga class A talaga, masarap din panoorin, ano? Ito na ngayon si Ben talagang sa tingin ko talagang kukunin niya to. Depende na lang sa mga bolang natitira. Yun. Uy. Yeah, nagtikan pa. Ang natitira na lang, lima na lang, no? Mukhang halos benta na lahat, ah. Orange 5 dito sa corner pocket. Yes! Wow! Wala nang kahirap-hirap. Alas na magkamali siya sa preparasyon dito. No? Kasi yung 7 nasa dulo. Eh, nakadikit pa sa... Pero papababain lang niya yun. Ibig sabihin, papaakyatin para umabot sa 7. No? Alas na magkamali siya. Pag nakamali siya, mahirapan siya. No? Ayun, so siguro ayaw niya magkamali, gumamit na ng extension. Ayun, gumamit na siya ng extension para siguradong mayakyat na yung bola sa 7. Pero tingin ko yung mga klase na ganyan, wala nang problema to. Ayun, no? Ayun, eksakto. Wow, may dunong talaga. May dunong si Ben. Isipin mo ginawa niya, oh. So, bali, wala na yan. Kahit sabi mong dumikit pa yan, eh, na-control na niya. Tapos yung 9, nakadikit na sa side pocket. Wala na. At, pag-asa pa. Kasi kung makukuha niya to, 7-4 lang, di ba? 7-4. Oh, 7-4. So, may chance pa rin. Kikita lang natin sa mga natitirang bola. At yan, siyempre, yung unang papatamahin niya dyan, siyempre, 9. Di ba? Papapasukin niya muna yung 9, tapos yung 8. Yun ang ginawa niya. Para siya naglaro ng 8 ball. Yung 8 ball, laging huli yung 8, eh. Okay. So, dahil naupos, pumasok ang 9, tapos na ang rock. Tapos na ang laban. Siyempre. 7-4 na ang score. Itong 8 ball ang laro, 8 ball ang titira. Eh, 9 ball, eh. Pumasok na yung 9. So, ngayon, ang score natin, ano? 7-4. 7-4. Okay, 7-4. Namang si Ben ng tatlo. Ako naman. Ganun pa rin, sir. So, tatlo pala yung kukunin, no? Oh, tatlo pala ang habulin ni... Sige.
Charles David. Ulo sa corner pocket. Ah, hindi. Yeah, safe lang sir. Killing safe. Hindi natin nakita mabuti kasi mali ang angle ng camera natin. Maganda ba pagkaka-safety? Silipin mo nga. Maganda ba pagkaka-safety? Maganda sir. Ha? Maganda. Walang tira si Ben. Ayun. Ay, wala. Nako, na bad shot. Bad shot. Ngayon, pag na-bad shot na ganyan, ball in hand, ha? Ball in hand. Pagka ganyan na-bad shot. At bibigyan ng chance maka-recover itong si... si Charles. Si Charles, 15-year-old. Two times champion kay Django Bustamante. Ang ganda ng title niya, no? Two times champion sa event ni Django Bustamante. Laki rin ang kinita ng batang to. Bawat tournament yata, 50,000 plus trophy. So, dalawang 100,000? Oo, malamang. Ganun ang nangyari. Malaki rin ang naiwi niyang pera at natutuwa yung kanyang mga magulang. Binigay lahat niya sa magulang niya. At hindi lang yun, no? Meron siyang suit na parang bracelet na medyo mahal daw yun. Pero mukhang tinanggal niya. Tinanggal niya, hindi niya siguro sinusuot pag naglalaro. Mahal din daw yung bracelet na pinanalo niya eh. Yun, nagkakataguan, Bimbo. No? Yun, medyo umopen. Pero malamang ito, play safe pa rin, Bimbo, no? Play safe pa rin siya. Oo, play safe pa rin. Yun, itinago. Yun, mas lalong ginamit ta. Pang, ano ginamit pang tago? Dos, tsaka siete. Dos, tsaka siete. A size? Size ba yun? Hindi, siete. A siete. Blue seven, eh, no? Okay, so... medyo mahirap to, jump shot. Pwede jump kumalat ang bola rito. Pag kumalat ang bola dito, o-open ito kay Charles. O-open ito kay Charles pag magkaroon ng problema dito. Kakalat ang bola. Yun, mukhang o-open nga, oh. Oh, may tira ba, Bimbo? Walang tira, sir. Ha? Wala rin tira. Wala rin tira? Hindi, meron. Pwede niyang, pwede niya tirahin sa upper corner pocket. Kung gugustuhin niya, no? Pagagapangin niya sa corner pocket. Yun, pinagapang. Yun, oh, sabi mo, walang tira eh. May tira mo. Magaling. Wala kang tiwala doon sa bata eh. Sabi mo, walang tira. Tinira talaga niya. Pinagapang talaga niya. Ito, ito ngayon. Yun. Open na, no? Kailangan makuha niya to para mag 7-5. Kasi pag lumayo siya ng 8 dito, 8-4, nako, wala na, medyo on the hill na, mahirap na makarecover. Pero ito, kung makukuha ni Charles to, may recovery pa. Tingnan po niyo yung focus ng bata. Talagang yung mata niya, kung pwede lang i-close up yung mata ng batang to, so close up po eh. Talagang concentrated itong batang to. Ito yung swing niya, smooth na smooth. Malaki pa igagaling ng batang to kung masipag na masipag ito, Bimbo. Bimbo. Malaki pa, sir. Malaki pa igagaling to. Balita ako. Uy, anong nangyari doon? So, hindi siya gumamit ng gumamit ng choke. Malamang hindi siya nag-choke. But kumabius ng ganun, oh. Normally makikita po niyo ang mga player nag-choke. Eh. Pero hindi siya nakapag-choke doon. Bakit nagkaganon, ano? Ayun na. Ayun, sinachoke yung ama at inaayos yung kanyang, ano? Inaayos yung ama yung kanyang tip, oh. Para kumapit. Hindi kumapit ng gusto. At inakot. Uunahan na siya ni Ben. Maunang wag-on-dale si Ben. Yes.
magaling naman si Ben in respect to our Class A player dito sa Sunrise. Napakagaling din ni Ben. At maganda rin siyang tumumbok. So malamang ito, on the hill na po si Ben. Yes, oh, okay. Nauna ng on the hill si Ben. At one rock to go. Matatapos na tayo. Pakisilip na, Bimbo. Ano na bang running time natin dun sa... Hindi, dito sa kabilang camera, ano na running time natin? Running time natin, sir? Running time. Isang oras na, ano? 1 hour and 5 minutes. 1 hour and 5 minutes. Okay. Nauna kasi yung isang camera na rin. Recording lang. Para pag pinanood nila, maliwanag na maliwanag. Kaya nag-recording tayo, nag-live din naman tayo dito sa isang cellphone ng pag-aari ng Sunrise Billiards. Ito, mukhang tatapusin na ni Beto. Yun, pumasok. At pumasok yung dalawa. Ayoko magpatalo sa bata. Baka nanonood yung aking mga kamag-anak. Kasi natalo siya doon sa isang live match 2 days ago sa may-ari ng Sunrise. Natalo po siya kay Parvy. Ngayon mukhang this time talaga bumawi sir. Babawi siya dito at hindi siya papayag na magpatalo. Ito po, nakikita magaling naman yun. No? Magaling talaga sir. Magaling, magaling din. Maganda rin palang kapraktisa ni ano to. Ito, ito ang magandang praktisa. Maganda rin kapraktisa ni Charles to. Pero alam mo, unahan lang yan eh. Alam mo, sa tingin ko parehong level nila, Bimbo. Eh syempre, parehong level. May mananalo, may matatalo. Pero sa tingin ko, pwede rin talunin ni ano eh. Talunin ni Charles. Ni Charles. So, ewan ko lang, kasi bukas may pasok siya, no? Si Charles. Si Charles. Ewan ko kung makakapaglaro pa. 9:20 na kasi maaga yata yung kanyang ano yung kanyang eskwela sabi oy, sa akin magmintis sir, magmintis. Oo, 6 o'clock ang gabi ang ano yung eskwela ng batang to, so malamang alas 5 pa lang gising na o alas 4 pa lang kaya mahirap din maging bilyarista dahil pag nag-aaral ka Bimbo kumakain ng oras. Kanya yung ibang mga bata, hindi na tumutuloy. Hindi na nagpuso sa... Pero okay din naman na mag-aral. Wala naman masama doon. Kasi hindi naman lahat ng oras eh magcha-chamber siya at kikita siya ng 50 mil tulad sa nangyari sa Django Bustamante. Hindi naman palagi nag-tournament na gano'n. Hindi palagi mag-tournament na gano'n. Anyway, last 3 balls na po rito. At talagang hindi na to bibitaw siya, no? Si hindi Ben. Na bibitaw. At talagang kukunin ni... Oh! Uy! Nagkamali pa. Oh, nagulat din si Ben, no? Sabi na, paano ako nagkamali? Pero mahirap, sir. Mahirap rin ang tira. Mahirap nga tira rin. Hindi, kuha na yan. Tingin ko. Kuha na yan. Paano nakita? Dikit na dikit ba? Malayo sir, malayo-layo sa buta. I see. Pero okay, pero maganda yung ginawa niya. Nakalikid sa rail ngayon sir. Kung gano'n ang ginawa niya, play safe ang ginawa niya. Tama naman ang ginawa niya. Ngayon, sino ngayon ang makakamali sa dalawa? Minsan kasi pag mali ang tingin mo sa angle, hindi mo makita masyado eh. Kaya maganda rin yung minsan meron kang top camera eh. Ito na ngayon, no? At titingnan natin kung anong magiging labas ng kanyang defensive shooting dito. Bad shot siya rin. Masyadong manipis ang gusto niyang gawin doon. Masyadong manipis ang gusto niyang gawin. At tatapusin na ito. Yes. Matatapos na. Okay, so okay. Tuloy mo lang yan. At tatanong po natin. Paano nangyari? Pare, ay mong talagang magpatalo sa bata. Tinalo mo talaga. De, okay, congratulations ha. Ang galing. Ulitin mo yung ginawa mo. Ulitin mo. Bakit ka nagkamali doon? Sige, ulitin natin. Yung kanina dito, ulitin mo. Tingin mo kung bakit ka nagkamali. Ba't ka nag-bad shot? Yung sa 7 po. Oo, yung kanina. Ulitin mo lang. Oo.
Yan, uulitin po niya at titingnan natin kung ano dapat ang... Hindi, nandun ka kanina eh, medyo malayo ka eh, di ba? Sa bagay, may kahirapan yan. Okay, ilagay mo to sa ano mo, sa shirt mo kasi naka wireless microphone tayo. Yan, okay. Tingnan mo kung paano dapat ang discarte dyan. Ha? Medyo gitna po kasi. Oh, sige, sige. Oh, yan. Ninipisan ko lang po sana para... Sige, sige. Ano bang gusto mong gawin dyan? Diyan lang din, gagalaw lang po ng konti yung ano, yung shete pa, tapos bababa po dito yung pato sana. Gusto mo ba ipe-play safe lang? Apo. Ipe-play safe lang? Apo. O sige nga. Tama, kasi mahirap talaga papasokin yan, so play safe lang. Ayun. Oh, na-bad chat pa rin. No? Na-bad chat pa rin. Oy. Sige, kaya mo yan. Mahirap kasi yung tira dahil pina-play safe lang ni Charles. Oy. Ha? Ano, Papa? Si Papa Louie nandito eh. Yun ang gusto mong gawin. Papa Louie, halika dito. Ano bang nangyari kanina? Halika dito, Papa Louie. Kanina, nagkaroon ng problema. Alika sandali. Kulang ba sa chok kanina? Bakit? Anong problema kanina? Kasi mushroom na yung ano yun. Ah, mushroom na. Oh, I see. Parang sobrang nipis na ng tip niya. No? Pero bago po yan eh. Bago? Pero halos... Kaya nag-mushroom na, kaya tumatapyok. So kahit itiisa niya, wala na? Gano'n na katagal itong tip mo? Ano lang po? Ha? Wala pang 1 month? Okay. O sige, ano, gusto mo bang lumaban o isa pa? O, alam ko, may school ka bukas eh. Papa Louie, no? So tigil na tayo. O, may pasok na. O, paano? Papa Louie? Ha? Eh, kasi may pasok pa yung anak mo eh, ha? Okay, so maraming pong salamat sa pagpapanood nyo ng batang tirador na si Charles David Ladiana. Maraming pong salamat sa mga nakapanood. Alright, so sa muli, babalik tayo dito sa Sunrise Billiards.